So ang ating pong pag-uusapan ay hinango ko po sa Genesis chapter 5 verses 18 hanggang 24. Genesis chapter 5 verses 18 hanggang 24. Babasahin ko po sa ating pong sariling wika. Sabi po dito, si Jared ay 162 taon nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa siya ng 800 taon. Praise the Lord. At nagkaroon din ng ibang mga anak bago namatay sa gunang na 962. Meron pa ba umaabot na 962? Wala na po. 90 lang. 100. Biyaya po ng Panginoon. Pero sa lumang tipan, sa Bible, meron pong binabanggit ng mga taong nabuhay ng 900 taon. Pero wala pong umabot ng 1,000. Okay. Sabi pa po dito. Verse 21. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. Nabuhay siya ng 300 taon pa na kasama ang Diyos at nagkaroon din ng ibang mga anak katulad ng sa kanyang tatay, sa kanyang ama. Umabot siya ng 365 taon at sa buong panahong iyon ay kasama nga niya ang Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha na ng Diyos. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So mga kapatid sa Panginoon, ang mensahe po sa umagang ito ay aking po pinamagatang living a life like Enoch. Pamumuhay na kagaya ni Enoch. So mga kapatid sa Panginoon, sa Bible, kagaya ng ating pong binasa, meron pong isang masasabi po nating unique na mumuuntangi na taong nabuhay sa lumang tipan na natala po sa Biblia na kung saan itong taong ito, kaya siya naging, sabi na po natin, kakaiba, unique, ang naging buhay niya sapagkat siya po ang kauna-unahang tao na masasabi po natin hindi nakaranas ng tinatawag na kamatayan. Amen? Amen? So, ang lahat po ng tao na nabubuhay sa mundong ito, number one siguro sa kanila pong listahan ng kinakatakutan, bukod po doon sa maniningil at mamumuton. Alam niyo po ba yon? Yung maniningil, si Judith, at si mamumuton ng kuryente ng tubig kasi di ka nagbabayad, sister. Okay? Sa mga kapatid sa Panginoon, ang kinakatakutan po lang tayo, walang iba kundi ang kamatayan. So kung meron man pong taong hindi na, sabi na po natin, natatakot sa kamatayan, kasi dahil sa wala siya tinatawag na katiyakan. Amen? Ngayon kung ikaw ay isang taong meron pong katiyakan, hindi mo kakatakutan ng kamatayan. Yes. Amen? Sabagat alam mo sa iyong sarili kung saan ka paroroon pagkatapos ng buhay na ito. Kasi ang buhay natin sa mundo ito ay temporary lamang. Pero pagkatapos ng buhay na ito, ay meron pong buhay na walang hanggan. Na sa buhay na walang hanggan, dalawa lamang po ang destination ng tao. Ang walang hanggan na pagkahiwalay sa Diyos o walang hanggan pagkapining sa Panginoon. So habang tayo ay nasa mundo ito, tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para mamili. Amen? At dumadating sa punto ng buhay natin, yung pinatawag na encounter. Sabihin mo encounter. Encounter. Pag sinabi po encounter, katulad po kay Enoch, dumating po sa buhay po niya na nakilala niya ang ating pong Panginoon. Nakilala niya ang Diyos na lumikha sa kanya. So si Enoch po, ang ibig sabihin ng pangalan niya, bigyan mo lang po ng konti na pagpapakilala si Enoch. Si Enoch, ang kanya pong tatay, binabit ang Bible si Jared. At nagkaroon po siya ng anak na si Matusalem. So ang pangalan Enoch ay ibig sabihin po nito ay dedicated. Kaya po kung gusto niyo po, sino ba sa mga magkaanak? Yeah. Pwede niyo po pangalan ng Enoch. Ang ibig sabihin po ng Enoch ay nakatalaga. So makikita po natin sa buhay niya, sa Bible po kasi,
kapag kabinigyan ng pangalan, lalo ikit sa mga Israelita, pag binibigyan nila ng pangalan ang kanilang mga anak, meron po yung simbolismo. Meron yung malalim na pakahulugan. Na ito po ay sumasalamin o pinapakinggan ito kung ano ang klase ng buhay na magkakaroon siya. Amen? Si Noah, ang pangalan po Noah ay ibig sabihin po natin kapahingahan. Kaya si Noah ay nakaranas ng kapahingahan mula po sa Panginoon. Ito naman po si Enoch, ang buhay po niya ay masasabi po natin nakatalaga o naitalaga sa Diyos. Kaya naman, hindi siya nakaranas ng kamatayan. Sapagkat kinuha siya bodily ng ating pong Panginoon. In short, sa ating pong panahon, mas alam po natin ito sa tinatawag na rapture. Amen. Kapag kinuha ng Panginoon, ng buhay ka pa, hindi pa naghihiwalay ang iyong katawan at ang iyong pong kaluluwa, ibig sabihin, parang rapture. Kinuha ka ng Panginoon. Mula sa buhay na ito, nilipat ka na ng Diyos doon sa buhay na walang buhay. Amen. Kaya po, unique siya. Bakit siya? Naman, unang tao, nakaranas ang kamatayan. Kinuha ng Lord. At ngayon po sa umagang ito, aaralin natin kung bakit kinuha ng Diyos si Enoch. Anong klase ng buhay na pinamuhay niya na dapat ito ang nakita po sa atin? Kasi bilang mga Kristiyano, tayo po ay meron po inaantay. Naalala niyo po yung morning devotion? Yes. Ano sabi ni Pastor Laro? Ano yung araw na pinaghahandaan mo? O ano yung araw na sa buhay natin, ano yung araw na pinaghahandaan natin? So, isa sa mga kadalasan binapanggit, birthday, anniversary, sa church. Yan. Pero mapunsa pa rin isang bagay na dapat po nating paghandaan. Eh, ano po yun? Yung pagharap sa Panginoon. Alam niyo po, bilang Kristiyano po pwedeng dalawang pangyayari ang mangyayari sa atin. It's either of the two. Una, datnang tayo ng kamatayan. Pag dinatnang tayo ng kamatayan, nilipat po tayo doon sa langit, temporary lamang yun. At kapag ka, bumalik ka po ang Panginoon sa lupa, second coming, para kunin yung kanyang mga banal, sabay-sabay nating mamimit si Lord. Kasi mga nasa langit, never pa nilang nakita si Lord. Hindi pa po yun. Hindi pa nila nakita. Kasi sabay-sabay na makikita ng mga born again ng mga Kristiyano si Lord. Amen? Sabay-sabay po yun. So po pwede natin tayo ng kamatayan na nananampalataya kay Lord. At kapag pag si Lord ay nag-rapture, nag-second coming, bakit siya bumalik para kunin yung kanyang mga banal, kunin yung mga taong kanya. Inaalin niya kanya, anong mangyayari? Babaguhin ng Panginoon ang ating katawan, gagawin malwalhati kagaya niya, at tayo po iaharap sa Panginoon para, sabi nga po niya ate, i-judge. Amen. Kasi lahat tayo aharap, magpa-unbeliever, unbeliever kaharap sa Panginoon. Pero ito maganda. Pag-aharap tayo sa Panginoon, ba't tayo aharap sa Panginoon? Kasi magsusuri tayo sa Kanya. Sa mga ginawa natin, hindi yung mga masasama natin ginawa. Kung hindi yung mga bagay na ginawa natin, ipinalingkod sa Kanya. Mabubuting gawa na ipinagagawa ng Diyos. Siguro sa ibang pagkakataon na pag-aralan natin about sa good works. Okay, so mabot sa Panginoon, isang bagay, tayo po ay maaaring mamatay, muling mabuhay ng Panginoon at kumunin niya. O di kaya, hindi na makaranas sa kamatayan. Amen. At kunin kakagaya ni Enoch. Amen. Amen. So, makikita po natin dito, siya po ay nabuhay ng 65 years bago niya nakilala ang ating pong Panginoon. At siya po ay nabuhay pa ng 300 years. So, matotal, 365. May tanong po ako sa inyo mga kapatid sa Panginoon bago ako magpatuloy. Ano po may iisip nyo kapag narinig nyo yung numero o narinig nyo ngayon yung numero 365? Familiar po ba yung bilang na 365? One year. Alam niyo po, hindi po aksidente yung pong pangyayari na ito. Yung pagkakatalaga at taon kung saan si Enoch ay namalagi sa mundo. Ibig sabihin, 365 years. Pwede natin i-relate saan? Sa 365 days ng buhay ko natin. Ng kinakailangan na tayo po'y laging nasaan? Sa presensya ng Diyos. Dapat po ang buhay po ng tao ay 365 days. Nakatalaga. Kanino? Sa Diyos.
Amen. Amen. Hindi Amen. Yung tuwing Sunday lang. Yes. Hindi yung tuwing may Bible study lang. Amen. O hindi, dapat sa buhay ko ng tao, 365 days, every day in a year, nakatalaga dapat ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Sumakot sa Panginoon, ating pong pag-aralan na, dala ko na po ako, lapit ako magtapos, dala ko na po sa ating pinakapunto sa oras ito. How Enoch lived his earthly life. Kaya na, paano nabuhay si Enoch sa mundong ito, kaya naman siya po ay nakaranas ng pagkuha ng Panginoon o ng rapture ng Panginoon. So number one, he lived a life. Ano klase ng buhay kanya pinumuhay? Number one, he lived a life walking with God. Verses 22 hanggang 24. Nabuhay po siya ang isang klase ng buhay na meron pong paglakad na kasama ng Diyos. Amen? Ibig sabihin sa buong sa buhay po niya, hallelujah, 300 years, 65 years, nabuhay siya na walang Diyos. O hindi niya kinala personally ang Diyos. Pero ito po ang maganda. Nung pong ipanganak si Methuselah o si Methuselem, nung ipinanganak si Methuselem, 65 years after noon, pinanganak si Methuselem, doon nagpasimula na yung pong buhay ni Enoch mula sa walang Diyos ay nagkaroon ng Diyos. Nagkaroon siya ng tinatawag na intimacy sa Panginoon. He walked with God. Amen. Mula noon na buhay, na lumakad na siya sa buhay na ito, nakasama niya ang Diyos. Kaya nagpasimula niyo, nung may pinanganak si Methuselah. Ano mo makikita natin dito? Kapag ka meron pong ipinapanganak, nakikita natin dito buhay na Kristiyano. Kapag ka isang Kristiyano ay pinanganak na muli, na born again sa Espiritu, doon pa lamang po siya makakapamuhay na kasama ang Diyos. Hindi po mahalaga sa Panginoon kung gaano katagal ang panahon na namuhay ka ng walang Diyos. Ang mahalaga sa Panginoon, yung ikaw ay makakilala sa Kanya at mula sa araw na yun, huwag kang bibitaw. Magpatuloy ka hanggang sa dulo. Amen. Amen. Kaya 300 years ang lumipas, pero si Enoch, sinasabi po ng Biblia, he walked with close fellowship with the Lord. Hindi siya umalis. Hindi siya nanginawa. Hindi siya umabsent. Lagi niyang kasama ang Diyos. Isinangkot niya, isinama niya ang Diyos sa buhay niya. Kailan pa simula nung may ipinanganak? Maging sa buhay po natin, kapag tayo na born again na, dahil nakapakinggan natin ng gospel, ang mabuting balita, mula po sa araw na yun, makakalakad na tayo na kasama ang Diyos. At sa buong panahon na yun, kung hanggang saan may pinakdaan ng Diyos, kasi ang buhay kamatayan po natin. Kapanganakan, kamatayan, nakatakdaan na po yan. Kung pwede ilan sa atin, hindi na po makaranas sa kamatayan kasi babalik ang Panginoon. Di atin alam. Tanging ang Diyos lamang po nakakalam. Pero, iyakin po natin, kunin man tayo ng Panginoon, bodily, o kunin man tayo kasi namatay na tayo. Ang mahalaga, namatay tayo, na may Panginoon, o nabubuhay pa rin tayo na meron pa rin Panginoon. At nakalulungkot po, isipin, meron po mga Kristiyano na mula po sa pagiging born again, hindi na sila nakakapagpatuloy. Bakit? Problema. Temptation. Suffering. Mga kapatid, sa buhay na ito, normal po yan. Amen? Amen. Ito malaga. Huwag natin harapin yung problema na malayo tayo sa Diyos. Harapin natin yung problema, kasama natin yung Diyos. Kasi kapag kasama mo ang Diyos, hindi pa payo yung Lord na hindi niya tugunin. Sagutin ang iyong pangangailangan. Kasi ang tendency ng isang Kristiyano, ito po pagkakamali ng Kristiyano, kapag kami problema, lumalayo sa Panginoon. Naglalayo. Nagpapalamig ka. At baka pagpapalamig mo, tuloy ang kang malamig. At hindi ka na makabalik. Yes. Mga kapatid, iwasan natin yun. The more na may problema tayo, the more tayo dapat lumapit sa Panginoon. Amen. Si Enoch, ako po'y naniniwala, nagka-problema din. May pinagdadaanan din si Enoch, pero ano ba sinasabi ng Bible? 300 years na buhay siya kasama.
sa hirap at ginawa, may problema man o wala, kasama niya ang Diyos. Amen. Hindi siya nawala. Si Enoch, naniniwala ko ng nangina din. Amen. May pinagdaraanan din. Tao din siya matulad natin eh. Amen. Pero maganda sa kanya, hindi siya tumiwalay sa Diyos. Kaya mga kapatid, ano man ang mangyari? Ano man ang pagsubok? Manatili tayo sa Panginoon. Kapag ka na born again tayo, nagpasimula na tayo, tapusin natin ito. Nakasakasama ang Panginoon. Amen. Ang parang natin ang Panginoon. Visible life, walking with God. It means with a close fellowship with the Lord. Number two, he lived a life of faith in God. Amen. Namuhay siya ng isang klase ng buhay na may pananampalataya sa Diyos. Ito po, sa New Testament, basahin po natin. Ayan, New Testament po. Hebreo, chapter 11. May magandang binabanggit ng Bible sa kanya, sa Hebreo. Chapter 11, verses 5 hanggang 6. Ganda po nito, nakapag sa Panginoon. Hebrews chapter 11, verse 5 to 6. Sabi po dito, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch. Dito nilinaw eh. Kasi doon sa Genesis, kinuha siya ng Diyos. Pero dito sa Hebreo, nilinaw. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Amen? Amen. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi ng kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. Mari malapit pa ka natin, Panginoon. Nabuhay po siya na may pananampalataya tayo sa Lord. Amen? Alam mo ba parang isang tao ay maging kalugod-lugod sa Panginoon? Anong kinakailangan meron ka? Pananampalataya. At tanong. Ang tanong, nung. Sabi niya sa lao. Saan po nagagaling ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay nagmumula sa Diyos. Ang pananampalataya ay nagmumula saan? Sa salita ng Panginoon. Ang pananampalataya ay nagmumula saan? Kayo nakapakinig ng mabuting balita. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya. Ang tao meron lang siyang paniniwala. Pero wala siyang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, may tatlong sangka. Ano po yun? May paniniwala, may pagtitiwala, at may pagsasagawa. Amen? Paano natin masasama yung isang tao ay Kristiyano? O tunay na born again. Di lang niya sinasabi. Amen? Kung hindi, makikita natin saan? Sa kanyang kinikilos. Sa kanyang ginagawa. Amen? Kasi pwede natin pakita sa pamumuhay natin, sa salita natin, sa gawin natin, sa karakter natin, na meron tayong pananampalataya. Amen. Kaya naman kapag ang isang tao ay napapa-praise the Lord, nasasabi ng iba, I think born again siya. Sapagkat napapa-praise the Lord, dahil dati, ibang naisigaw mo eh. Puto sa kapuntinta. Pero wala na yung ganun born again, ang sigaw mo ay praise the Lord. Amen. Ito ang maganda sa mga Kristiyano. Kahit may pera o wala, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kasi pag walang pera, walang magumutang. Walang problema. Amen. Pag may pera, wow. Praise the Lord. Kasi tigil niya sa Lord. So namuhay siya na may pananampalataya sa Lord. Kaya naman, nalulugod niya sa Lord. Mga kapatid, gusto niyo po magpagpalaan ng Lord. Amen. Mabuhay po tayo ng may pananampalataya. Sapagkat hindi kinalulugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya. Amen. Kasi naman naghahanap, kasi pag ikinabay pananampalataya, hahanapin po ang Diyos. Yes. Hindi mo hahanapin ang pagpapala. Ano hahanapin mo ang nagpapala? Amen. Kasi ang Diyos ang nagpapala. At sa Diyos, ikay may mapapala. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. May panguli na lamang po. Ayan, nabas sa Panginoon. Hindi lang siya namuhay na meron sa namuhay na kasama ang Diyos, the close fellowship. Hindi lang siya namuhay na ang buhay na meron pong pananampalataya sa Lord. Panghuli, he live a life with a testimony
or message for God. Amen? Mababasa naman natin ito sa Judas. Tingnan sa'yo ang rabi. Kuha bang Judas yan? Hindi. Hindi na yung nag-exit joke ko. Mababasa ito natin yan sa Judas. Nag-exit joke ko. O hindi talaga mag-joke ni Pastor Alvin. Ayan, Judas. Si Judas nga pala ay kapatid ng Panginoon. Jesus na naman. Kasama ni Santiago. Yung sumulat po nito. Sabi po sa Judas chapter 1, nag-iisa lang naman yung chapter. Judas 14:15, yan. Sabi po dito. Judas. Okay. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pangalang Judas? O Judah? Alam niyo po ba ibig sabihin? Pinapangit lang yung Judas Iscariote. Pero alam niyo po ang ibig sabihin ng Judas? Ang ibig sabihin po ng pangalang Judas or Judah is praise. Papuri. Dapat ang buhay ni Judas ay naging papuri sa Panginoon. Kaya nga lang. Judas kasi ang nangyari dahil hinudas niya ang Panginoon. Ipinagkano niya saan? Sa tatlong pirasong pila. Kaya si Judas ay hindi naligtas. Pero itong Judas ano iba? Kasi ang mga Hudyo, hindi naman po sila gumagamit ng apelyido. Pangalan na. Halimbawa, si Judas na anak ni Simon. Ganun siya. Okay, so, he live a life with a testimony or message for God. Ano po sabi ni Jude chapter 1 verse 14-15? Sabi dito, tungkol din sa kanila ang hula ni Enoch. So, siya po ay nag-prophesy ng hula. Si Enoch, kabilang sa ikapitong sanin lahi mula kay Edan, nang sabihin niya noon pa, tingnan ninyo, dumating na ang Panginoon kasama ang libo-libong banal upang hukuman ang lahat at parusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos dahil sa kanilang mga masasamang gawa at paglait sa Diyos. Ang mga tao ito'y walang kasiyahan, mapamintas, na papagkagumon sa masamang pita, mga hambog, at sanay na sanay manlangis para makuha ang gusto niya. Alam niyo po, meron siyang totoo. Meron siyang testimonya. Ipinakita sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po kung ano itong binabanggit dito? Sabi dito, hindi ko po. Tingnan ninyo. Ano sabi ni Enoch? Tingnan ninyo. Dumating na ang Panginoon kasama ang libo-libong banan. Alam niyo po ba kung saan mangyayari yan? Sarap. Okay. So, iba, yung rapture, yun po yung unang bahagi. Kasi ang second coming, dalawa po bahagi niya. Una, the rapture of the church. Pangalawa, the revelation of Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag ako'y nahayag na, mahayag din kayo. Yan na yun. Pag-ahayag, doon makikita kung sino talaga matunay na anak ng Diyos. Amen. Bababa kasi ang Panginoon. So, kasi sa rapture, sino lang makakita ng rapture? Tayo. Mga born again na. At yun ay mangyayari saan? Sa alapaka. Kukuli tayo ng Panginoon, huhukuman sa tinatawag na judgment seat of Christ para ipagsulit natin yung ginawa natin mabuti. Yung ginawa natin paglilingkod sa Panginoon. At pagkatapos nun, yung pagkasal ng kordero, ikakasal tayo ng Panginoon kay Jesus. Samantala may tinatawag na paghihirap, tribulation. 7 taon ng tribulation sa mundong ito. Yun po yung taon ng pagpaparusa ng Panginoon sa mundong ito. At doon po'y bubuksan ni Lord ang kanyang puot. At sa pagkatapos po ng panahon na yun, yung tinatawag na second phase at second coming, ano po yun? The revelation of Jesus Christ. Makikita nila si Jesus bumababa pagniningning sa kanyang kalwalhatian. At hindi lang si Jesus. Sino kasama ni Jesus? Ang mga? Anghel. Banal. Hindi po anghel, banal. Alam niyo po kasi yung mga banal? Yung church. Amen. Amen. Kasi kaya bababa, huhukuman kasi ng Lord. Yung pong mga hindi sumampalataya ng lahat sa Lord. At doon sa paroon na tribulation, at meron pong paghatol ng Panginoon, judgment of the nation. Yan po'y magaganap saan? Sa Mount of Olives. Sa Valley of Jerusalem. Amen. Pahatulan sila ng Panginoon after ng tribulation. Amen. So meron dyan yung takbo na pinaghiwalay yung kambing at yung tupa. Ang mga tupa, sila yung mga bansa na nagpakita ng maganda saan? Sa Israel.
ng panong inuusi sila ni Antikristo. At sino yung mga kambing yung hindi nagmanasakit sa mga Hudyo ng panong inuusi sila ni Antichrist sa panong ng tribulation. So yung pangyayari niya, ipinakita niya, ipinangusap niya, kanino? At si Enoch nakapang-prophesy, nakapang-ulat. Dineklara niya kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Namuhay siya na mayroong mensahe at testimonya mula po sa ating Panginoon. Mga kapat sa Panginoon, tayo din po sa panahon po natin ngayon, meron tayong testimonya. Meron tayong testimonya. Ano po ang mensahe na ating daladala? Kung kay Enoch ang daladala niya mensahe ay patungkol sa muling pagparito ng Panginoon, ano naman ang mensahe na daladala natin? Pananampalataya saan? Sa ating Panginoon Diyos. Sa ating Panginoon Diyos. At sa? Pagalabubing. Yun ang ating testimony. Kung paano si Enoch, may pinagpapatotoo siya. Tayo din may pinagpapatotoo. Ano pinagpapatotoo natin? Mabuting balita patungkol kay Jesucristo. Kasi sa pamamagitan ng mabuting balita, tayo po ay naligtas. Sa aking conclusion, mamuhay po tayo ng buhay ng kadayan. Amen. Amen. Yun lamang po, pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga ngayon.